morning, everyone! Nandito kami ngayon sa San Manuel Pangasinan. Nandito kami ngayon upang interviewin ang isang talented na PWD na si Kuya Allen Repolio. Good morning! So, I am Allen Paolo Torado Repolio from San Juan, San Manuel, Pangasinan. And I am 23 years old. I am currently working at PES de Limsat as a trainer of organic agriculture and also admin support. And then I love, syempre, farming. I love playing instruments such as keyboard, guitar, and then bass, etc. Basta kaya. Tapos sepak takraw, syempre. Kasi yun yung naging parang asset ko kung paano ko na boost yung confidence ko. Kuya, saan po nagmula yung disability ninyo? Actually, inborn ito or congenital. Nung pinanganak ako, ganito na siya. So, that's a good thing kasi nakapag-adjust na ako agad. Unlike sa mga may disability na due to injury or na disgrasya, ang hirap mag-adjust, lalo na pag sa paa. Diba? Ang hirap maglakad, ang hirap gawin ang isang bagay dahil hindi sila nasanay doon sa disability. Kuya, ano yung mga disadvantages ng pagiging PWD? First, kung yung isang activity, in the first place, mahihirapan ako. Maraming klase kasi ang disability. Pero specify ko na lang yung akin, which is orthopedic or pocomelia yung medical term. Ito, mahihirapan ako first time kong magbuhat ng mabibigat. And then, yung mga like sa electrical. Though I have a knowledge dun sa electrical wiring, pero pag dating sa ceiling, yun na yung nahihirapan ako. Kasi kailangan mong maghawak ng dalawa. Maliliit na ka. But in the long run, kung dedicated ka talagang gawin yung isang bagay, matututunan mo yun at makakapag-adjust yung sarili. Kuya, nabully ka ba nung nag-aaral ka pa? When I was kinder, nung private school ako, talagang nahiya ako kasi first day pa lang ng school, bully-bully na. Nung nagalit ako, napuno ako, may time daw, sabi nila, hindi ko maalala, may time daw na sinuntok ko sa mata yung nang bully sa akin gamit nito. And then the next day, hindi na niya ako binuli. Maraming beses akong binubuli. First grade to sixth grade. Until high school, meron pa rin nang bubuli. Kailan niyo po natanggap yung pagiging PWD? When I was grade 6. Dahil yun yung time na nahiya talaga akong makipag-interact. Pero nung time na introduce sa akin yung sports, badminton, basketball, and then nagka-interest ako sa sepak takraw. Then when I was grade 6, yun yung first time kong nakipag-compete. And then first time ko din na mag-compete sa R1AA. Okay, Region 1 Athletic Association. And then after noon, nakauwi ako dito nung during the R1AA. Ang raming nagpupuri or ang galing naman nito, ang galing naman, buti pa siya, ganito ganyan. Kulang man siya pero talo niya pa rin yung mga normal. And nung grade 6 ako, yun yung time na na-jargo ako dun sa lingkin. Kwento ko na, first year high school na ako. First year high school, second year to third year, I was, anong tawag dito, na-interview ng ABS-CBN and then balitang amyanan nung division meet sa Rosales, kung alam niyo yon. Doon ako na interview and then dire-diretso na yung na-boost na yung confidence ko na makilahok and then makipagsabayan sa mga normal. May message po ba kayo sa mga PWD na yung mga bago pa lang na naging PWD sila dahil sa accident? May mga message po ba kayo kung paano nila ma-accident? Sa mga inborn or congenital na disability, for sure, mahiya yan sa una, pero I believe that
God has given us a talent fairly. Kung hindi mo yan gagamitin, kung itatago mo yan, babawian yan ng Diyos and then ibibigay niya sa mga tao pa na ginagamit yung talentong binigay ng Diyos. Kasi may parable of talent sa Bible na when you use your talent, God will multiply it and then padadagdagan pa yung talent mo. Pag yung isang tao is nahiya, hindi na ginamit yung talent, yun, babawiin ng Diyos. Biblical yun, totoo yun. And then, ipupunta pa niya sa iba. Example ko yun ha, mahilig ako dati mag-drawing pero hindi ko na work out. Nahiya na ako i-show yun sa tao. Yun, parang hindi ko na masyadong gamay mag-drawing. Pero ang may sasabi ko lang din, discover nila yung mga talent nila na binigay ng Diyos. Huwag nilang sabihin na wala akong talento kasi you're just telling na God is not fair kung ganun. Kasi naniniwala ako na mayroon tayong unique gift or talents na tinatawag. I-workout lang nila, practice, perseverance, confidence, dedication, and then humility. Kung na-discover mo na yung talent mo, sumikat ka, nagamit mo yun sa trabaho, maging humble ka lang and glorify God. In Matthew 5:16, sabi doon, let your light so shine before men, before others, sabi niya doon, that they may see your good works and you will glorify your Father who is in heaven. So, yun lang, ganun lang yung masasabi ko. Huwag silang mahiya and then dapat makipagsabayan sila sa mga normal. Kasi tingnan nyo ha, sa isang puting damit, halin ang napapansin, yung puti or yung mancha. So, yung mancha, kasi yun yung naiiba na kulay, di ba? So, ang point ko doon, gaya ko, ako yung laging napapansin during R1AA, National, palarong pabansa. Kasi ako yung naiiba eh. Kumbaga, wow, kaya niya palang ganito makipagsabayan sa kompleto. Diba? Yun yung point ko. Ikaw yung point of view ng iba. Kuya, if ano, kung bibigyan kayo ng chance na mabuhay ulit, okay lang ba yung ganito na yung situation nyo or gagawin yung normal yung sarili? Kung mabibigyan ako ng chance, why not? Para matry ko din yung maging normal, but believe me or not, feeling ko talaga is normal ako. Pero kung tutusin mo pag nakasalamin ako, ay kurang na talaga, kulang pala talaga. Pero normal na sa akin, normal na yung pagbuhat, magdadrive ng kotse, motor. Basta pag may dedication ka talaga, magagawa mo yun. Basta mag-ingat-ingat lang and then commitment. And take note, kahit kulang ako dito sa lupa man, kulang man ang mga kagaya ko, I believe in heaven, magiging kumpleto na daw itong kamay ko. Yun yung paniniwala ko. Inspirasyon sa akin na bumuti ang aking pakiramdam. Dahil tulad niya, ako isang PWD. Natutunan ko na kahit ikaw ay may kapansanan or hindi ka kompleto, maaari mo pa rin i-motivate ang iyong sarili sa pamamagitan ng kakayahang gawin ng mga ginagawa ng mga normal na tao.
ayon sa kwento ni Kuya Allen, hindi naging hadlang sa kanya yung pagkakaroon niya ng kapansanan dahil nagagawa niya pa rin yung mga gusto niyang gawin sa buhay kahit na meron siyang kapansanan gaya ng sa atin sa buhay. Hindi hadlang pagkakaroon mo ng problema o pagda-doubt sa sarili para gawin yung mga gusto natin. As long as may tiwala ka sa sarili mo at tanggap mo yung sarili mo, magagawa mo ito. At naniniwala ko na pagtanggap at pagtiwala sa sarili ay susi sa pagtagumpay natin. Ang aking reflection patungkol sa project na ito ay hindi lahat ng taong mayroong disability ay wala ng kakayahang tuparin ang mga pangarap nila o gawin ang mga gusto nilang gawin sa buhay. Kung may disability ka at nahihiya kang gawin ang mga gusto mo, huwag kang mahiya, ipagpatuloy mo lang ang mga gusto mong gawin o mga pangarap na gusto mong tuparin. Kasi isipin mo na lang kung anong mararating mo kung hindi mo iniisip ang sasabihin ng iba. Ayon sa natutunan ko sa pag-interview o pagkausap namin kay Kuya Allen, hindi kailanman magiging hadlang ang kapansanan upang matupad ang iyong mga pangarap. Katulad na lamang ni Kuya Allen na isa ngayong agriculturist sa San Manuel, Pangasinan. Natutunan ko na dapat tayo palaging magpasalamat sa kung anong meron tayo at mahalin natin ang ating sarili dahil hindi ito maaaring maging hadlang upang hindi natin makamit ang ating mga pangarap. Good morning po. Ang sabi ko po sa mga masakit na intern po talaga, sana po ay tulungan po natin sila pag natin muli ang mga may sakit na gano'n. Tsaka kasi pare-pares po tayong may karapatan po sa sarili. Ang natutunan ko sa interview na to ay hangga't naniniwala ka sa Panginoon, hindi ka mawawala ng pag-asa kahit anumang problema yung dumating sa'yo. Makikita mo lagi yung positive side kaysa sa negative side. Makikita mo yung mga kaya mong gawin kaysa sa mga hindi mo kayang gawin. Basta naniniwala ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan.